Yo, what's up, Kitore? Another day, another work. Ngayon is hanap tayo ng pwedeng location ng Cellsite. Yan, may nauna na. Sabi nga, ang pinakakailangan natin i-take consider is yung coverage na i-cater nung tatayong Cellsite. Pag na-improve mo yung coverage, mag-i-improve na yung quality ng mobile services. Yan, titake natin, tignan natin yung geographical demo. Let's go! So, ayun yung possible na coverage niya. So, in terms of transport, yan, nakikita nyo naman siya. Sa National Highway siya. So, masisecure natin na fiber optic cable na yung transport nito. So, pag na-address yung fiber optic cable na transport, medyo all goods na tayo sa capacity, coverage. Siyempre, pag nag-improve yung capacity at yung coverage, okay na rin yung quality. Makakatulong na sa area. Yan, check pa natin. Civil works, Telecom works, and access. Yan, possible din na ganito na yung gagawing design sa Eric. Yan, dyan na natin siya ikakabit. Pwede yan eh. Isang sector dito na magko-cover sa area nitong left side. Tapos possible dalawang sector, left right. Or check natin doon. Yan, sa mga beam. Ito, pwede ito mag-install ng H-frame. Kailangan mag-install ng H-frame dyan. And dito, basta sa beam tayo magkakabit. Yan. Yan, possible sana dyan. Kaso di pinayagan dun sa elevator shaft, zonal clearance daw, hindi daw pumayag si LGU. So magre-redesign ulit tayo ng civil works. Yan. Cable entry. Yan. Sa height okay naman siya kasi mataas naman yung building. Mas mataas yung height, mas maganda yung coverage niya, mas makakuha yung bato. Pero ayusin pa rin. Yan. So, i-consider din natin yung cable route. Ito yung proposal natin. Sundan na lang natin to. Hanggang doon, patawid dun sa equipment na proposal. At yan ay depende sa approval ni Lessor. Pag okay kay Lessor, okay tayo. Kaya kailangan seek the approval of Lessor. Kailangan natin i-please sila sa concern nila para ma-address para sa future wala na tayo problema. May challenge pala sa access. Magigid, doon na siya. Ayan, 8th floor. So, one challenge yan pagdating ng araw. Ayan. Maganda na yung location nitong isang telecom na to. Problema, hindi na tayo makapag-extend. So, kailangan mag-redesign. Sir Lino, ano masasabi mo sa proposal na tatlong antena dyan na ito ang access? No good. Mababa lang naman. Ayan. Ayan, yan ang mga challenges sa survey. Access, stability sa mga equipment, coverage, tapos kung ano yung makikater niya. Accessibility 24/7 and yung mga dadaanan. So tignan natin kung ano pa ang masasuggest natin sa survey na to. Sakto, may survey kami. So may mga antenna na nandito. Papakita ko sa inyo yung ibang klase ng antenna. Yeah. Yan ang isang BTS panel antenna. Yan. Kung makikita nyo kung ilang ports yan, yan yung technology. Tapos kung anong sector siya. Yan. Ilan na yan?
madami. Mukhang hindi lang 12 port, 3 3 6 8 2 4 6 8 16 16 24 ports, 24 ports 'yan. So, possible. Iba't ibang technology 'yan, sure 'yan. Yung mga bakante para sa mga upgrades 'yan. Ito yung mga to, mga sector na. Ayan. Tapos yung mga ganitong antena, ang tawag dyan ay isang AAU. Yan. Ito na yung capable sa 5G. Naka-prepare na. Yan. Tapos, sa likod ng mga antena, mayroon kayo makikitang RRU. Yan. Yan yung kaibahan. Ito mga old na antena, may RRU pa sila. Remote Radio Unit. Compared dito kay 5G, na nasa incorporated na siya. Yan, yan yung klase ng antena. So, access pa rin magiging concern. Kasi napakataas. Plus yung civil works. Yun lang siguro. Ah, meron pa pala. Yung sa power niya. Since na sa highway naman to, sa tingin ko malaki yung transformer niya. So, capable. Okay sa power. Yun lang. Sa pagkakapitan ng antena yung challenge. Yun lang muna para sa vlog na to. Like, share, and subscribe.